Balita ngayon dito po sa Manila Times, ito po si Harry Roque at saka ang Mr. Supra National 2016 na si De La Serna. Sumagot na po si Harry Roque kaugnay po ng pagtatanong kung ano po ba ang kaugnayan niya diyan kay De La Serna. At ito po ay kanyang kinumpirma na kinuha niya raw po ito bilang IT for social media presence niya noong election. Pero nagtataka ako kasi ang sa kanyang opisina at nung halalan. Pero nagtataka ako mga tol dahil ang appointment order nitong si De La Serna ay mula January 2021 hanggang December 2021 na wala naman pong eleksyon nung mga panahong iyon. Pandemya nga po noon, nagtatago po tayo sa loob ng bahay natin dahil hindi po tayo makalabas at talagang meron pong banta ng COVID eh. Anyway, basahin muna natin ang balita kaugnay po nito. Ayan ha, sa Facebook po ng Manila Times, nakalagay po ang mga sumusunod. Roque Funds, Mr. Supra National Philippines, Winners Europe Trip, Documents Show. Yan po yung headline, ano? Basahin natin yung nilalaman po niyan. Pero ito naman ay very familiar na po tayo. Pero syempre, kasi sasabihin na naman ni Harry Roque, sinisiraan daw siya. Harry Roque, para ka namang hindi abogado eh. Walang paninira sa mga binabasa lamang na balita. At kung meron mang mali siya na lumalabas dito, hindi mo maikakailayan sa publiko. Ano, hindi mo mapipigilan na yan ay kumalat sa publiko dahil ikaw nga mismo nagbibigay ka ng mali siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos eh. Na porket may mga dalawang butas ng puncher doon sa dokumento ay pinaniniwalaan nyo na kagad na adik si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya what goes around comes around, 'di ba? Ginagawa ninyo sa iba kaya nangyayari tuloy sa inyo. O sabi dito from the Manila Times, basahin po natin. It was dated June 18, 2024, published Roque Funds Mr. Supranational Philippines Winners Europe Trip Document Shows by Catherine S. Valente. Manila, Philippines. Former Palace spokesman Harry Roque Jr. brought along Mr. Supranational Philippines 2016. Ang kanya pong pangalan ay Alberto Rodolfo De La Serna bilang travel companion nang siya po ay bumisita sa tatlong bansa diyan po sa Europa noong 2023 ayon po sa nakuhang dokumento sa isang Philippine offshore gaming operator hub in Porac, Pampanga. Ayon po sa affidavit of support na natagpuan po ng ating mga otoridad sa panahon ng kanilang paghahalugog, Roque ay itong si Roque ay kanyang dinetalye kung paano po niya mabibigyan ng financial support ito pong si De La Serna sa kanilang biyahe sa Poland, Ukraine at Italia mula October 9 to 18, 2023. Wow, 9 days po ito ah. Sweet 9. Hindi po sweet 16 eh, sweet 9. 9 days. Okay? Tinatagalog ko lamang po yung binabasa natin balita. Ah. Sasamahan daw po siya nitong si De La Serna sa mga bansa na yan dahil ito pong si Harry Roque ay isang invited resource person para magsalita sa mga event tungkol po sa usaping pangkapayapaan sa Ukraine. At ito po ay gaganapin sa Kiev, Ukraine. Ayan na, mula October 13 to 16, 2023. O, kailangan niya daw po ng isang travel companion kasi siya po ay isang diabetic. Meron pong coronary stent. Hindi ko alam kung ano po yung medical term na yan. At siya po ay dumaranas ng tinatawag na acute spinal stenosis. Oh. Si Roque bilang former spokesperson ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nangangailangan daw po
Oh, hindi raw po magiging financial burden ito pong si De La Serna sa mga bibisitahin po nilang bansa. Oh. At kung mangyayari daw po na magkaroon ng health emergency sa panahon na siya ay nasa Europa, ay, ayan o, basahin ko, mali yata yung pagkakatalog ko, Tagalog ko. In case of any unforeseen circumstances per emergencies during his time in Europe, I am committed to providing financial assistance to ensure his well-being. Ganun po ka kamalasakit ito pong si Harry Roque para po dito sa kanyang executive assistant. O, kaugnay po niyan, eh, sinabi po ng ang ating Presidential Anti-Organized Crime Commission na they recovered documents with Roque's signature during a series of raids of a Pogo Hub in Porac, Pampanga last week. At isa po sa mga dokumento na ito ay ang appointment paper nito pong si De La Serna. Basahin natin ha, an appointment paper also recovered by the PAOC revealed that Roque hired De La Serna as an executive assistant 3 with a salary of over 54,000 pesos. Wow, wow, wow! Napakaswerte naman itong executive assistant 3, ano? Kasi alam po ninyo, mga tol, sa gobyerno, para ikaw ay magkaroon ng posisyon na executive assistant 3, eh kailangan meron kang extensive knowledge and experience in public service. Kung hindi naman sa public service, at least sa private practice. Pero nagtataka talaga ako kasi ang dinadahilan ni Harry Roque ay kanya po itong IT man, ika nga, ano, para sa kanyang social media presence. Pero how come na IT ang magiging trabaho nito kung sa balita ay sinasabing ito po ay isang graduate ng Bachelor of Science in Business Administration. At ang kanyang, siyempre, experience ay siya po ay isang modelo. Yan. De La Serna was a former male pageant contestant who first competed at the 2015 Misters of Pilipinas pageant. He later went on to become the Philippines representative in the first ever staging of the Mr. Supranational Competition in Poland in 2016. Upon his win in 2016, De La Serna was the first Mr. Supranational Philippines title holder who competed at the inaugural Mr. Supranational in Poland. He holds a Bachelor of Science in Business Administration degree from the Holy Name University in Tagbilaran City, Bohol. Kaya nagtataka tayo bakit isang BA graduate or na may degree ng BA ang kailangan niyang kunin bilang IT professional niya sa kanyang so-called social media presence sa Office of the Presidential Spokesperson at nung election daw. Pero nagtataka tayo talaga, mga tol, ha? Kasi wala pong election nung mga panahong iyon. Ito po kasi yung naging pahayag niya, mga tol. Pakinggan po natin ito. Sabi po dito sa balita ng News 5, nilinaw ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, ang issue kaugnay sa mga pirmado niyang papeles na nadiskubre sa nilusob na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Kaya malinaw ito, wala pong denial. Hindi niya sinabi na hindi sa kanya yung pirma na yon at hindi niya sinabi na hindi siya gumawa ng affidavit of support. Kaya kumpirmado na sa kanya ang pirma at sa kanya yung affidavit of support. Ayon kay Roque, nauna nang sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na walang kahina-hinala sa dokumento. Okay, walang problema doon. Hindi naman natin sinasabing may kriminal na ginawa ito, may krimen na ginawa itong si De La Serna. Ang lagi lang natin tinatanong, bakit nandoon yung mga dokumento nitong si De La Serna? At bakit ang isang business administration graduate ay itatalaga mo bilang executive assistant na aayos sa iyong social media presence? Ano? Dumepensa rin si Roque sa nadiskubreng affidavit of support kung saan nakasaad ang katibayang
susuportahan niya ang travel expenses ng kanyang executive assistant noon na si AR De La Serna. Sana all na lang. Ano? Ako, hindi pa ako nakakapunta ng ibang bansa. Kaso lang, malabo tayong masuportahan ng kung sino dahil hindi naman tayo supranational eh. Si Top 1 lang tayo eh. Kaya wala tayong walang mag-i-sponsor kay Top 1 para pumunta particular sa Europa. Balik tayo dito. Anya, tinulungan siya ni De La Serna sa kanyang social media presence noong presidential spokesperson pa siya at noong tumakbo siya sa nakaraang eleksyon. Hindi naman pala kaugnay ng kanyang ng kanyang trabaho bilang executive assistant yung pagtulong sa kanya sa halalan. No? Kaya malinaw na tayo doon. Siya po ay dating empleyado ko, sabi niya. Yun lang po ang alam ko. Sagot niya ng tanungin kung paano napadpad sa Pogo Hub ang kanyang mga papeles. Sige, panoorin natin ang video na ito, mga tol. Sinabi po ng pulis na wala pong kriminal na nakita sila doon sa mga sulat. Yan po yung mga papeles na appointment at wala po talagang kriminal na intention. So, litinaw na po yan ang pulis. Siya po ay galing sa isang political family na De La Serna. Ang lolo po niya ay naging dating gobernador ng Bohol. Ang lolo na niya sa side ng nanay niya ay dating vice mayor. Siya po ay isang college graduate at siya po ay kinuha po bilang isang IT. Sila pong nag-handle. Isang grupo po yan ng mga magkakarkada na nag-handle po ng aking IT, no? Ang aking social media presence. Noong kami po ay nasa Malacanang at kami po ay nasa interview. Well, siya po. Diba? Tapos doon sa mga separate interview niya, sabi niya matagal na daw po niyang hindi yan empleyado. Pero kung matagal na, kailan lang naman ang May 9, 2022 election? Ganun na ba katagal ang tagal kay Harry Roque? Oh, anyway, wala tayong magagawa kung yan po yung kanyang sinasabi. Ito naman, pakinggan naman po din natin parehas na issue ang balita mula po sa SMNI. Sa isinagawang Pogo Hub raid sa Porac, Pampanga, may nakita ng sulat ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO na may pangalan ni former Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Pero sabi ng PAOK, hindi raw may tuturing na kriminal at kahina-hinala ang naturang dokumento. Narito ang balita ni Angel Pastor. Binigyang linaw at ipinaliwanag ni former Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na walang kaugnayan ang nakitang sulat na may pangalan niya sa nangyaring Pogo Hub raid sa Porac, Pampanga. Maging si Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson Winston John Casho ay nagsabing hindi maituturing na criminal in nature at hindi rin kahinahinala ang iturang dokumento. Ulitin lang natin yung point natin, ha. Hindi natin sinasabi na may krimen. Hindi natin sinasabi na yung mga dokumento na yan ay lalabas sa paglabag sa batas. Ang tinatanong ng taong bayan diyan ay bakit siya ay isang executive assistant 3 na ang tinapos ay Bachelor of Science in Business Administration at pinasasahod ng 50,000 plus peso sa 50,000 pesos plus sa isang buwan. Salary grade 20 po kasi yan eh. Parang ano ito, palakasan lang na kapag ka ang isang tao ay galing sa angkan ng mga politiko, apo ng mga ng gobernador at ng iba pang mga politiko, kamag-anak siya, tapos nakagraduate siya ng Bachelor of Science in Business Administration, karapat dapat na kagad sa posisyon na yan. Executive Assistant 3, di man lang dumaan sa Executive Assistant 1. Di ba? Ano yun? Yun ang punto namin, Harry Roque. Bakit ganon? Kwalipikado ba siya bilang Executive Assistant 3? Saka, bakit yung mga appointment letter na yan at yung affidavit of support mo natagpuan doon sa lugar? Anong meron? Bakit nandoon yan? Yung executive assistant ba na si De La Serna ay namamalagi doon po sa kinalauna na pag-alaman na scam farms pala? Tapos itong scam farms na ito, samut-saring criminal activities pa ang nangyayari katulad ng human trafficking.
Ang particular na pangalan niyan ay Lucky South 99. Na ayon mismo sa nagbabantay nito doon sa perimeter, napaka-restricted ng area. Hindi ka pa pwedeng pumasok o pumunta sa mga building nang hindi ka authorized. At paano ngayon makakapasok si De La Serna doon? Sabi mo kasi, bakit nakatira lang? O, baka mas maigi pa kung sinabi mo na lang, hindi namin alam kung paano napunta doon yung papel eh. Pero sabi mo, baka nakatira lang at wala naman siya ngayon doon na. Ibig bang sabihin nun, yung baka nakatira lang ay sigurado ka na talagang siya ay nakatira doon dahil siya ay nag-aaral somewhere in Pampanga or ang dyan sa may Clark. Kaya mahirap, Harry Roque, na ganyan-ganyan lamang ang sasabihin na walang kriminal na pananagutan. Okay yun, okay sa amin yun. Pero hindi mo mawawala sa isipan ng tao na magtanong. Ano ang kaugnayan ng mga dokumento na yon? Ano ang kaugnayan nitong dati mong executive assistant sa lugar kung saan sinasabing merong mga criminal activities? Well, yan naman po ay nagsalita na ang PNP, nating criminal po, nating suspicious. Yan po ay dating tao ko pa at siyempre po matagal ko nang hindi siya tao, no? Eh dala-dala lang yung mga records, no? Sabi mo, matagal mo nang hindi tao, eh kababanggit mo lamang doon sa isa mong pahayag, eh kinuha mo sila, yung grupo nilang magkakaibigan bilang IT for your social media presence, especially during election. Eh ang lumipas lang naman na halalan na ikaw ay kumandidato, eh pagka senador noong May 9, 2022. At ilang taon lang naman yun, Harry Roque? Wala pang 2 taon. No? Hindi pa natin masasabing matagal na yun. Dahil fresh na fresh pa lang yun. Ikaw na nga mismo sa pagpapahayag mo sa mga rally ng anti-PBBM sentiment, eh hindi mo sinasabing napakatagal na sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh. Lagi niyong sinasabi, bago pa lamang, pero ayon sa inyo, winawalang hiya na ang taong bayan. Yan ay ayon lang naman sa inyo. Napakinggan ko rin yung talumpati. By the way, nitong si Baste Duterte, at pinalalabas niya na walang hiya at tanga si Pangulong Bongbong Marcos. No? Di naman direktang sinasabi pero minura niya pa nga eh. No? Particular sabi niya, pasensya na kayo sa word na gamitin ko, quote and quote lang tayo, utang ina kayo. Sabi nitong si Baste Duterte doon sa kanyang talumpati kahapon. Tuloy natin to, sinasabi dito ni Roque. Ang balita ko po, nakikitira dahil bumalik po sa eskwelahan yan, no? Diba? Ang balita mo, sinong nagbalita sa'yo, Harry Roque? Si executive assistant mo pa rin ba? Bakit siya doon makikitira? Eh yun ay Pogo Hub. Supposedly online gambling provider yon. Pero kinalaunan, hindi naman pala online gambling provider kung hindi scam farms. At bakit siya doon makikitira? Dahil po ba ikaw ay abogado ng Whirlwind Corporation? May kaugnayan ba yon, Harry Roque, na being a lawyer of Whirlwind Corporation, kaya nakilala nitong si executive assistant mo ang Lucky South 99 na nangungupahan sa Whirlwind Corporation? Kasi pagka pinagtagni-tagni natin yung mga sirkumstansya, parang ganun yung nangyayari, Harry Roque. No? Imposible naman na sa isang iglap, mapupunta doon tong executive assistant mo at makikitira na wala man lang nag-i-endorso sa kanya doon. At bakit may sulat ng affidavit of support na maaaring address sa Whirlwind Corporation kung saan parang solicitation letter ito ng sinasabi mo nga na pagsuporta mo doon sa tao, kaya in return, kailangan din kahit paano masuportahan ka somehow. Yan yung mga naglalaro sa isipan ng tao, Harry Roque. I'm not saying na ginagawa mo yan, pero naglalaro sa isipan ng tao yan. Katulad ng mga paglalaro sa isipan ninyo na ibinibintang ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos na siya ay addict. In fact, sa talumpati mo nga, kagabi, sinabi mo, PBBM, addict ka ba? Diba, tinanong mo pa nga si Pangulong Bongbong Marcos doon. Kaya hindi rin naman siguro masamang magtanong din kami sa'yo sa mga bagay-bagay tungkol dyan. At
Meron nga palang video, katulad, pinakita ko na rin naman ito kanina, isingit na rin po natin ngayon. Nakita ko kay Maria Alicia yun eh. Ano? Ito, nagtatanong din kami rito, sino ba ito, Harry Roque? Kasi sinisigaw na pangalan ay Harry Roque. Ikaw ba ito, Harry Roque? Ang kinachant nila, Harry Roque, Harry Roque. Diba, nagtatanong kami dyan. Harry Roque kasi sinisigaw nila. Baka hindi naman ikaw yan. Pwede mo namang itanggi yan. O anyway, balik tayo dito sa sinasabi mo sa balita. At ang alam ko po, panandalian yung pag-i-stay niya doon. At nakalipat na naman siya. Kaya lang may mga gamit pa siya na naiwan doon. Diba? Balita mo, tapos sasabihin mo naman ang alam mo, ano ba talaga? May nagbibigay lang ba ng impormasyon sa'yo? Kaya balita mo? Tapos, o meron naman talagang alam ka sa ginagawa ng executive assistant niya kung nasaan siya, kaya sinasabi mo ang alam mo. At pakinggan natin ulit mga tola. Balik natin yung mga katagang ginagamit niya rito. Ulitin natin ha. Ito. Well, layan naman po ay nagsalita na ang PME, nating criminal po, nating suspicious. Yan po ay dating tao ko pa at siyempre po matagal ko nang hindi siya tao, no? Eh dala-dala lang yung mga records, no? Ang balita ko po nakikita. Di ba? Ang unang termino ginamit niya, ang balita ko po. Di ibig sabihin, mayroon lang nagparating sa'yo ng impormasyon na yan. O, tapos sasabihin mo dito sa susunod na pahayag mo, ang alam mo. Pag sinabi mong ang alam mo, ibig sabihin, meron kang personal na kaalaman. Yung personal na kaalaman na yon, ipinarating talaga sa iyo nung taong pinag-uusapan natin. Yan naman ay naglalaro lang sa isipan ko, Harry Roque, ha? Itira dahil bumalik po sa eskwelahan yan, no? At ang alam ko po, panandalian yung pag-i-stay niya doon. Oh. At ano ba talaga? Balita o alam mo? Ipata naman siya, kaya lang may mga gamit pa siya na naiwan doon, no? Pero nag-conclusion naman po ang kapulisan, nating suspicious, nating criminal, kaya hanggang doon na lang po yun. Wala rin raw masama kung naging abogado si Roque para sa Whirlwind Corporation. Hindi raw ito nangangahulugan ng anumang kahinahinalang aktividad at wala namang... Okay, hindi naman usapin yan. Inuulit natin. Hindi usapin yan. Hindi kami interesado dyan kung meron ka bang kriminal na pananagutan dyan so far. Ang pinag-uusapan natin ngayon, partikular yung maaaring naging pasahod ng ating gobyerno na halagang 54,000 pesos kada buwan sa isang graduate po ng Bachelor of Science in Business Administration na may posisyon bilang Executive Assistant 3. Kasi parang hindi po katanggap-tanggap yun na meron po tayong mga kawani ng gobyerno na nangangarap na tumaas ang kanilang posisyon sa ating gobyerno pero hindi nila makuha dahil hindi pa po sila kwalipikado. And ito lamang, by mere appointment from your office of the presidential spokesperson, antemano ang kanyang posisyon ay executive assistant 3 kagad. Oh, kaugnay ng pinag-uusapan po natin at ang mga mararahas o malulupit na pananalita na binitawan ng mga spokesperson ng isugrali nila kahapon, eh nagpahayag naman po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi daw po siya galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Kayo ba ay naniniwala dito mga tol? Ito po ay nabasa ko pa lamang sa balita pero hindi ko pa po napapanood ang mismong video nitong si Rodrigo Duterte. Kasi sabi po dito, hindi raw galit si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang buod ng mensahe nito sa Maisug Peace Rally sa Angeles City, Pampanga. Naniniwala po ba kayo dyan mga tol? O panoorin po natin ang balita na ito. Hindi raw galit si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan ang buod ng mensahe nito sa Maisug Peace Rally sa Angeles City, Pampanga. Narito ang balita ni MJ Mondihar. Narusot na ang Maisug Peace Rally sa Luzon itong Lunes, June 17, matapos makakuha ng permit sa isang private school sa Angeles City, Pampanga. Una itong naharang sa Bustos, Bulacan. Private school pala yung pinagdausan nila ng Maisug Rally.
No, kaya syempre wala nang pakialam diyan ng ating publiko. Ano kasi pribadong lugar po 'yan na maaari naman po nilang gamitin sa isang pribadong pagtitipon. Huwag lang sila gagawa ng paglabag sa batas kasi ibang usapin na po 'yon. Kung saan last minute na nag-back out ang may-ari ng venue at nilagyan pa ng trailer truck ang entrance nito para wala makapasok. Wala pa rin kupa sa hiyawan at pagiging aktibo ng attendees ng Maisog. President ng National... Naalala ko tuloy yung sinabi nitong si Baste Duterte sa Maisog rally na yung kahapon na bakit daw hindi nakikinig ang isang walang hiya at tanga. Tinutukoy niya doon si Pangulong Bongbong Marcos sa majority. Kailan sila naging majority? Eh sila-sila na nga lang ang nag-uusap-usap, nagkukwento-kwentuhan, nagra-rally-rally na yan. Anyway, sige, kung yun ang paniniwala nila, di pagbigyan natin. Yung speakers ng movement, gaya ng attorneys Harry Roque, Glenn Chong, Vic Rodriguez, Trixie Cruz Angeles, former NDFL-CAC spokes Lorraine Badoy, at sectoral leaders. Absent muna sa Maisog si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero sa kanyang video message, meron siyang paglilinaw sa militar at kapulisan. May dalagang lang na pinapalabas natin. But this would be as good as any other time to tell the president, the military, the police and all na hindi kami yung subversive na gusto namin tumbahin ang gobyerno. Naniniwala ba kayo dyan mga tol? Ha? Naku ng teting na yan. Yung sinasabi nitong si Rodrigo Duterte, iba sa ginagawa nila eh. Oh. Kung aanalisahin po ninyo yung mahigit sa 2 oras na live streaming nang nag-cover dyan sa Maisog rally na yung kahapon sa mga talumpati na binitawan nitong sina Harry Roque, Baste Duterte, Trixie Cruz Angeles, Vic Rodriguez, I do not know kung nandoon si Glenda. Ay, hindi, si Glenn Chong. Hindi ko naman kasi napanood ng buo. Sa totoo lang, ang pinanood ko yung talumpati ni Harry Roque at saka yung first few statements nito pong si Baste Duterte. But the rest, hindi ko na po napanood. Pero ang suma total ng kanilang sinasabi, eh gusto nilang matanggal sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. At taliwas yata iyon sa sinasabi nitong si Rodrigo Duterte. Nauna ng pinuna ni dating Pangulong Duterte ang pagsusulong ng Marcos Jr. government sa kontrobersyal na People's Initiative o PI. Saan niya, term extension ng pakay ng PI na labag sa konstitusyon. Pinupo na rin sa Maisog ang tila war posturing ng kasalukuyang pamahalaan sa China sa isyu ng mga pinag-aagawang teritoryo. Hindi mo ba ipaglalaban ang karapatan po natin sa West Philippine Sea? Diba? Basic naman dapat yan sa ating mga Pilipino na dapat kung ano po yung karapatan natin, ipaglaban po natin. Ha? At hindi naman po ibig sabihin ng kapag ka ipinaglalaban po natin yung karapatan po natin dyan sa West Philippine Sea, ay tayo po ay naghahangad na ng gyera. No? Sila lamang po yung nananakot. Tinatakot nila ang taong bayan na iwa-wipe out tayo ng China. Which is hindi po mangyayari yun. Hindi naman siguro ganun kasama ang China para sa isang iglap tayo po ay bombahin, inuklear. Pero wag naman sanang mangyari kung gagawin po nila yon. Sila po ang matatalo sa huli. Kasi pagtutulong-tulungan sila eh. Ano? Ng mga nagmamahal sa totoong demokrasya. Itong mga tao na ito na nagsasabi dyan sa Maisog rally na ipaglaban daw ang demokrasya, wag po kayong maniniwala dyan. Lalong-lalo na yung sinasabi ni Baste Duterte na authoritarian daw po ang pamumuno ng ating dating Pangulong Marcos Sr. at ng kanyang anak ngayon na si Pangulong Bongbong Marcos. Grabe naman yan. Hindi niya yata nakikita talaga yung kanyang sarili, ano, yung kanilang pamilya. Na kung meron mang authoritarian ruling, eh yun po yung rule. Yun po yung nangyari sa Davao kung saan ang tao walang ginawa kung hindi sumunod lamang sa kagustuhan ng mga Duterte na namumuno po dyan sa loob ng dekadekada ng panahon. Sa panahon ng panunungkulan nitong si Rodrigo Duterte bilang
pangulo ng Pilipinas sa loob ng 6 na taon. Mahiya ka naman, Basti Duterte. Siya ang authoritarian kasi kung ano gustuhin niya, yun ang nangyayari. Tapos may lakas pa kayo ng loob na sabihin na ang kasalukuyang gobyerno, pinapasara ang SMNI. Nak ng teteng. Hindi kasalanan ng Pangulong Bongbong Marcos kung bakit nakakaganyan ang SMNI ngayon. Walang ibang dapat sisihin dyan kundi kayo mismo. Kayo mismo na mga involved, particular sa pagpapahayag ng inyong mga saloobing, ngunit bumabaklas po kayo sa mga alituntunin na dapat sinusunod ninyo. Ang pag-exercise ng ating kalayaan sa pamamahayag ay hindi po absolute. E biruin mo, sisiraan mo ng sisiraan ng mga tao, ire-red tag mo sila, pagbabantaan mo. Hindi ba kailangan pansinin yun ng ating kongreso? Kailangan pansinin yun. Dahil yon ay salungat doon po sa ipinagkaloob na pribilehiyo sa SMNI para mag-broadcast. Pinupuna ngayon yan. At possible na tanggalan talaga kayo ng pribilehiyo o yung tinatawag na prangkisa. Pero hindi pa nga nangyayari. Kinukonklude nyo kagad yung ginawa ninyong sa nakaraang panahon. Diba? Hindi nyo nakikita yung ginawa ninyo sa ABS-CBN. Ang nakikita nyo lamang ang SMNI. Mas malupit yung ginawa nyo sa ABS-CBN eh. Alam nyo ba kung gaano karami ang nawalan po nahanap buhay dahil sa pagpapasara na ginawa ni Rodrigo Duterte sa ABS-CBN? Mahigit po sa 10,000 mga Pilipino ang nawalan po ng hanap buhay outrightly nang yun po ay ipisara dahil hindi na po ito inirenew ng Kongreso. At hindi naman maikakaila na sa likod po ng hindi pag-renew diyan po sa prangkisa ng ABS-CBN ay ang pahayag po ni Rodrigo Duterte na kanyang ginamit ang kanyang presidential influence para lamang po hindi na ma-renew ang prangkisa ng ABS-CBN. Oh, tapos ngayon, kayo pa ang may ganang magsabi niyan na kayo ay pinagmamalupitan na ang inyong mga karapatan ay sinusupil sa pamamagitan ng pagpapasara kuno diyan sa SMNI. Hindi yan pinapasara. Babawiin lamang yung inyong prangkisa at mananatili ang operasyon ng SMNI katulad ng ginagawa ng ABS-CBN sa kasalukuyan. Ang tanong, kaya nyo kayang isustain ang inyong public influence at support mula sa publiko na ang gamit nyo na lamang ay ang inyong mismong online website o kaya naman ang inyong mga social media accounts katulad ng ABS-CBN. Baka hindi ganun ang mangyari eh. No? Kaya wag nyo ikumpara. Napakalayo. Napakalayo ng pagkukumpara dahil malinaw na si Rodrigo Duterte ang totoong authoritarian. Tyrannical nga yung kanyang pamumuno even diyan sa Dabaw eh. Diba, mga tao diyan pinapatay ayon kay Arturo Las Cañas. Kapag ka sumalungat ka sa pulisiya ng mga Duterte, papatayin ka. Oh. Tuloy natin ang panonood dito. Dahil mga panawagan sa pamahalaan ang laman ng Isog Peace Rallies, nilinaw ni Duterte na hindi siya galit sa gobyerno at sa kasalukuyang pangulo. May dandang tayo. Anak ng teteng. Nakakalimutan mo yata noong January 28, 2024. Galit na galit kang nagpahayag na si Pangulong Bongbong Marcos ay isang adik at bangag. Tapos ngayon, sasabihin mo na ganyan? Bakit ka bumabait, Rodrigo Duterte? Nararamdaman mo na ba talaga yung sinasabi ni Antonio Trillanes na malapit na ang ICC warrant of arrest na i-issue sa iyo? Kasi ayon sa mga bubuwit ni Trillanes, ngayong July, hopefully ngayon June eh, pero ngayon July daw, lalabas ang ICC warrant of arrest para sa iyo. Kaya ka ngayon bumabait para protektahan ka ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ganun ba yon? Sana magbago ang pananaw dyan ni Pangulong Bongbong Marcos. Total, lagi naman siyang inaakusahan na babala yung balentong ni Harry Roque. At wala namang masama kung sa isang pagkakataon, magbago ang isipan dyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil yun po ang tunay na pakikinig sa majority. Ang majority ng mga Pilipino ngayon, 70%+ nagnanais na tayo po ay imbestigahan ng ICC at manumbalik po tayo sa membership sa ICC. Ang ibig lang namang sabihin nun,
gusto po nila ng katarungan para po sa mga biktima ng war on drugs nitong si Rodrigo Duterte, or particularly yung kanyang kinakaharap na kaso diyan po sa ICC na crimes against humanity. Ha? Hindi tayong galit kay Marcos o hindi tayong galit sa gobyerno. Nilinaw rin na hindi niya pinapali sa pwesto si Presidente Marcos Jr. sa bawat speech nito sa Maisog. We just want reforms that yung naniririnig niyo sa... Ang layo talaga sa mga sinasabi niya sa mga nakalipas na panahon, ano? Ano kaya nakakain ngayon ni Rodrigo Duterte? Bakit bigla siyang bumait, mga tol? Grupo ng mga Maisog at yung mga Pilipino na ayaw ng gulo, pero gusto ng may pagbabago. Yan yung naman po. Sa huli. But anyway, nasa sa inyo kung maniniwala kayo dyan kay Rodrigo Duterte. Pero isa lang ang masasabi ko dyan. Napakasinungaling ni Rodrigo Duterte. Isa siyang sinungaling, isa siyang mamamatay tao, at totoo naman ito, di naman paninira ito. Inamin niya sa kanyang talumpati na, niya, na kanya yung pinasok ang quarters ng kanilang katulong, at doon pinagsamantalahan niya ang kanilang katulong. Sa madaling salita, isang manyakis. Maraming maraming salamat sa inyo, mga tol. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa 600 plus watching from Facebook and YouTube. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.